Merry Christmas and Happy Holidays sa inyong lahat. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Kita nyo naman dito tayo sa labas ngayon. Pa-snow ni Mayor. Wala na isipan ko lang lumabas kasi bilang nag-i-snow na nga. Tapos natutuwa ako before, kahit naman ngayon, natutuwa ako kapag merong snow, ganyan, sa mga napapanood kong movies. Mababaw yung kaligayahan ko guys. Hindi ako makapagsalita, naninigas na kagad yung bibig ko, kalalabas ko lang. So yun, kwento ko lang. Di ba lahat naman tayo bilang wala tayong snow sa Pilipinas, enjoy na enjoy tayo sa snow. Kasi nga, walang snow sa atin. Wala sabi ko dati, pangarap ko talaga makakita ng snow. Nung nakapunta na ako dito sa Amerika, nakita na ako ng snow. Pero yung first snow experience ko sa nung nag-Australia kami, nung 2017, yun yung vacation namin. So ayan, ayan eh, tsura na snow guys. Lakad-lakad lang tayo dito sa aming neighborhood, ganyan. Kwentuhan tayo. Papakilala lang ulit ako. Grabe, parang 3 weeks na pala ako walang vlog, no? So guys, hello. Sa mga bago po dito, ako si Vince, Filipino. Living the American dream at gumagawa ako ng mga buhay America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung bell icon para updated ka kapag nag-upload ako ng vlogs. So nag-upload ako ng vlogs ko every Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. So yun, and then pinapakita ko lang sa inyo dito yung journey ko sa US. So sa mga nakasubscribe talaga dito at sa mga followers or subscribers, nag-vlog pa lang ako sa Pilipinas pa lang until nga hanggang sa nag-migrate na ako dito sa Amerika. Kita nyo yung buhay ko dito. Ayun, and sinasagot natin yung mga comments or yung mga questions nyo doon sa previous video. Sasagutin din natin yung mga comments nyo in a bit. Wait lang. Lakad-lakad muna tayo dito sa aming neighborhood. Parang pare-press lang yung mga itsura mga bahay dito guys. Dito sa neighborhood namin. Kaya walang inggitan. Walang inggitan. Ganyan. Pare-press lang ng layout. Hindi, magkakaiba yung layout pero medyo same yung layout. Yun din yun eh. Pero yung loob, kunyari magkakaiba yung kulay nung cupboards, yung mga cabinet, ganyan. Pero isa lang yung builder, yun yung gusto ko sabihin pala, isa lang yung gumawa. Parang, ay, huwag na pala tayo magpanggit ng mga builder sa Pilipinas, di naman sponsored. So, kung papansin nyo, meron akong headset kasi medyo mahangin. Para sure, nakapag-inedit na tong video na to, ayos yung audio, tapos hindi rin pala maganda yung audio. Nagre-record ako sa cellphone ko ng audio. Tapos at the same time, nagre-record ako dito sa vlogging camera ko. Jeeps ng aso dito, actually bawal to eh. Hindi ko na ipapakita, medyo kadiri. Pero sa Pilipinas, diba, pag nakaapa ka dyan, wala. So ayan, gusto niyo makita yung snow. Para siyang yung nasa freezer lang talaga guys. Maganda yan kapag yung nagsa-snow shower pa lang. Pero hindi snowstorm ha. Iba yung snowstorm. Pag snowstorm talaga, parang pagyo talaga ng snow guys. Grabe, naninigas na yung kamay ko. Ayan, kuha tayo ng snow, papa-experience ko sa inyo. Ayan o, ayan o. Tcharam! Kainin. Joke lang, baka mamaya may ihi ng aso eh. Dati talaga nung first snow ko, nung umula na ganun, nilabas ko kagad yung bibig ko. Baka gusto ko lang ma-experience ano balasa ng snow. Ang lamig pero ito yung lang yung suit ko. 3 layers na rin to. Ano, meron akong t-shirt sa loob, meron akong hoodie, and bomber jacket, varsity jacket. Ang galing. Papakita ko lang sa inyo, distract ako, ang laki ng ibon eh. Ayun, nalimipad na. Isa siyang falcon. Wow. Nuli niya yung maliit na ibon. Nakita ko, naghabolan sila eh. Parang nagsigawan pa sila. Wow, gumawa na ng kwento. Hindi, pero seryoso. Narinig ko talaga. Nagtitweet-tweet sila ng parang nag-aaway sila. Ay, tara, maghanap tayo. Ang daming, may mo alam nyo guys, yung mga ibon dito. Kakaiba. I mean, kasi syempre, illegal. Hindi naman pwedeng hulihin yung mga ibon dito. Yan, lalaki ng mga ibon dito. Like yung mga falcon talaga. Tapos minsan nakadabo lang sila dyan sa taas ng mga post eh. Alam nyo, first time kong, sorry pa iba-iba ko ng topic ha. First time kong maglakad dito sa ano namin, ang nag-snow, sa neighborhood namin. Eto na, baka, well, di uso tao dito guys. Yung mga tao dito hindi maglalakay. May mga nag-jogging syempre, pero hindi to yung parang Pilipinas. Yun yung na kami sa Pilipinas eh, yung mga tambay. Yung mga tambay dun sa kanto. Ganyan, dito walang ganun guys. So ayun, lakad tayo, papakita ko sa inyo. Tapos dito side na to, walang mga bahay dyan syempre. Kasi nandun sa kabilang side yung mga bahay. Which is andun din yung sa akin. Nandun sa medyo malayo na inilakad ko. And then ayun, may kotse, may paparating na, ano, na Tesla ba ko sabihin. Sino ba itong tao? Hoy, taga rito ako. Huwag kang ano dyan. So yun, wala namang pake yung mga tao. So parang do your thing, you know. Wah. Ano ba gusto nyo makita? Wala lang, lalakad lang ako dito. Ang haba na pala nito. Dati, nung bagong... Ay, ito, para sa mga naka-subscribe dito sa channel. So, na-witness nyo na lahat, diba, yung pagdating ko dito sa Amerika. Kahit ngayon, pag-impake ko sa Pilipinas pa lang. Eh. Pagdating ko dito sa Amerika, nagka-work ako. Hanggang sa nawalan ako ng work because nga sa pandemic. Hanggang sa yung pagtira namin ng apartment, paglipat namin ng bahay. Hanggang sa pagbili namin nga ng bahay na ito. Bahay na ito, Tagalog. Pagbili namin ng bahay. Kami yung, dito sa block namin, kami yung second na
tao na nakabili dito sa block namin. Ang gusto ko lang sabihin, grabe ang bilis na magtayo ng bahay dito, guys. Itong nilalakaran ko na to, wala pa to eh nung binili namin yung bahay last year. Imagine 1 year lang. Tapos yung bahay dito tinatayo nila in 3 months lang. What? Sobrang bilis talaga, bro. Dati ano lang to siya? Ano tawag dun? Yung parang kakahuyan. Kakahuyan. Yung ano ba sa ala, nakalimutan ko na yung Tagalog. Masukal na daan. Ayan, so ganyan pala yung tsura kapag tinatayo pala yung bahay. May puga daw gusto nyo makita. Pero wala pang baby yan, syempre. Syempre, hindi pwede kunin yan. Pag nakita ka, tapos i-report ka, baka sabihin animal cruelty na naman. So kaya hindi pwede yun, guys. Kung alam nyo ngayon term, yung parang kapag maano siya, yung basta. Hindi siya madaanan kasi nga puro ano pa puno, puro grass, hindi kakahuyan eh. Talahiban, ayun ako rin yung sumagot. So yung pasado pa din yung ano ko, Tagalog ko. Kasi yung iba di ba hindi naman mag-Tagalog after ilang years lang. Ay, lamig, iniingal na ako. Pero hindi, nakalayo na ako pero, ay wait lang, ito pa pala guys. Alam niyo paggabi dito? Siyempre wala naglalakad dito paggabi kasi merong ano dito. Ano yun? Fox? Merong fox talaga dito. Noong una nga, nakukyutan pa ako. Sabi ko, parang Siberian Husky. Hindi guys, isa siyang wild. Pinapakita ko lang sa inyo ang aking nilalakaran. And then my outfit for today. Ayan, pakita ko sa inyo ating outfit. Dahil marami nagtatanong ng ating outfitan. Kalam naman, model yarn. Feeling TikToker. Ganon. Di ba yung mga TikToker? Magti-TikTok kaya? Mag-TikTok kaya ako dito sa... Ay, kaso nagre-record din pala ako ng audio. So, hindi makarecord ng TikTok. Feeling it. Ang sakit ng sugat ko. Ayan na. Nafe-feel ko na. Frostbite ko. Ayan, mga ibon na. Ang ingay. Ang ingay nila. Promise. Yan yung gumigising sa akin sa umagi. Probinsyang probinsya lang, di ba? Asa na ba ito papunta? Wait nga. Ang haba na ba ng vlog? Sagutin na natin yung mga comments. Ayan, sige. Doon sa last vlog. Ang lamig. Ang sakit na ng kamay ko, guys. Wait lang, baka may makasalubong akong ano dito. Fox, di ba? Nakakatakot. Pero umaga pa, wala pa sa gabi pa yata lumalabas mo ngayon eh. Kasi naman, tingnan nyo, wala ng bahay dito. Pero since ginawa na nila itong takbuhan na to. Takbuhan? Hindi, I mean, wala na yung cage. So, lo, baka mamaya may mga habol sa akin dito. Bigla ko natakot. Pag yung raccoon siguro, di ba yung raccoon na nga habol yun? May mga nakita akong video na gano'n. Wait nga, hanapin kung... Kaya, pero kailangan alert tayo, guys. Baka mamaya, atakin ako dito. Para sa vlog, di ba? Wait. Ayan o. Baka mamaya may bear dito. Bear! Ayoko na. Ang layo na. Tsaka giniginaw na ako. Wait. Ang laki ng bahay na yun o. O tara, nabalik na tayo. Ang layo ko na eh. Tsaka hindi ko alam saan ito papunta. Sige na nga, lakarin na nga natin. Itong labada ko, iniwan ko para sa inyo guys. Ikutin natin. Curious ako eh. Pero parang ang layo na pala nito. Hindi, balik na nga tayo. Ano ba? Hindi ko sure. Marapin ko na lang yung dead end ba ito. Wait nga. Ano ba yan? Hindi siya dead end pero... Ano to? Ano to pinupuntahan ko? Ah, yag! Yeah. Alam ko na to. Ito yung... Tingnan nyo, parang mayroong bridge. Bridge over troubled water. What? Ano siya? Para siyang karugtong nung ano. O diba sa Pilipinas? Ano, anong bahay? Para siyang... Ano tawag doon? Yung isang village sa Pilipinas. Isa lang siyang village, pero may phase 1, phase 2, ganun. Kasi yung sa amin doon eh. Alam, ang layo ko na. Ang lamig, mapuputol na tong daliri ko. Pero seryoso, ang lamig. Sasagutin ko na game. Tara na guys. Ayan, game. So una, Elvira Songgalia Songala. Wow. Saro, daming pagpilian. Ganon, di ba? Yung mga okay dito, ang dami talagang pagpipilian. Tapos ang gaganda. Puro construction dito guys. Nadidistract ako. Wait nga. Tapos wala pang lakaron. Ano ba yan? Ang layo ko na. Babalik ba ako? Lakad na nga lang tayo babalik. Ano ba yan? Hindi, okay lang. Kaysa mas malayo yata pagpupunta. Punta ba ako? Or babalik tayo? Hindi, lakad tayo. Curious lang talaga ako. Kaso baka maligaw. Hindi ako maliligaw. Taga rito ako, butak maliligaw. John Dale de Mayunga. Goods na goods talaga. May ukay dyan, Kuya Beans. Oo naman, may ukay-ukay din dito. Mas ano lang, parang mas level up lang. Kasi, though hindi naman ako talaga nakakapunta ng mga ukay sa Pinas. Alam ko yung tsura, nakikita ko sa mga nagpa-vlog ng ukay sa Pinas. Arnel, kakamiss mag-ukay Sir Vince. Siguro pag nagbakasyon ako sa Pilipinas, gusto ko ma-experience yung ukay. Kasi hindi talaga ako nakapag-ukay sa Pilipinas eh. Ayan, diba? Tingnan nyo, ang bilis lang nagagawin yung bahay na yan guys. Malen Solinap. Sir, focus sa mga items, sa puro mukha. Sorry naman. Puro mukha ko ngayon. Kasi ang hirap pumili ng items tapos... Ayan, tingnan nyo. Ang hirap pumili ng items tapos naghawak ko rin yung camera. Sorry naman. next time. Sige. Na-realize ko rin yun. Oo nga pala, puro mukha ko yung pinakita ko sa vlog na yun. Sa ukay. Next time. Maria Rachel Roman. Hi Kuya Vince. Ang cool, meron din pala ukay dyan. Ukay. Ah, ukay. Mas maayos at mukhang malinis dito sa Pinas. Magulo at madumi. Grabe ka naman sa madumi. Hindi naman siguro.
nasa wishlist ko din makakita na snow. Ingat at stay safe, Kuya Vince. Wishlist ko lang din dati makakita na snow. So, achievement unlocked. Na-check ko na yung bucket list ng snow. Ganun. So, tama, hindi lang ako, alam ko hindi lang ako yung mag-isa dito na doon na nangangarap ng snow. Parang ngayon lang ako nakalakad dito sa part na to. At hindi ko alam asang strip na ako. Ang lamig. Grabe na. Parang ang hapdi. By the way, so, di ba, sa mga hindi pa naka-experience ng snow. Sa sobrang lamig, parang yun nga frostbite, pwede kang maputol yung mga ano mo, mga body parts mo. Ganyan, kaya delikado rin siya. Ang layo ko na pala, nandito sa kabilang dulo namin. Alam ko na ito kung saan to. Arnold Booker, kamusta bro? Sana nga iloob na ni Lord. Different state but we're just 40 minutes away from you. Uy, malapit lang pala tayo, 40 minutes. Ako nga, binabiyahe ko sa office. Hour, 30 minutes. So 40 minutes is just nothing bro. So yun, let me know pag nandito na kayo, pwede tayo magkita. Ingay naman ng mga ibo na to. Pupulutanin kayo namin. Joke. Oh yeah, some are claiming they're from Chicago dahil sobrang lapit lang talaga. Yeah, meron akong co-office mate na nakatira siya sa Indiana. Yun nga, ka-team ko siya sa work. Tapos malayo rin siya, pero turns out parang same ano lang kami, same distance lang kami. Ako nasa Chicago lang pa rin ako, pero medyo malayo ako sa downtown. Kaya some are claiming they're from Chicago actually. Makaka-arbor na ako ng sapatos sa'yo kasi sa kamay ko yan. Don't worry, boy, shit. Salbahe ito ah. Ako yung bigyan mo sapatos. Ay, hindi malaki pala pa. Ducks yarn. Ducks or Jutes? What? Tawa ako. Stay safe and have a good life, bro. God bless. Merry Christmas. Happy holidays, Arnold Booker and family. See you soon, bro. Arnel ulit. Yes, second. Ha, ha, ha. Arnel, thank you so much. Ay, wrap lang so much. Thank you po sa pagsagot sa tanong ko sa latest vlog. No problem. Jelena Herrera. Heart, heart, heart. Gusto niyo yun? Pati yung binabasa ko, diba? Kasi hindi ko kayo iniisyan tanulo. Ganyan. Veronica Agura. Idol, pag business course, magkano po usually sweldo per year? Again, yun nga, gaya na sabi ko dati. Depende kung nasang state ka. Tapos pag business course, yun nga gaya ng mga work ng work ko. Feeling ko ano naman, above average tuloy. Yung tawag dito, more than minimum naman, pero hindi mas sobrang laki gaya nung sa mga nurse or sa mga doktor, syempre. Mas mababa tayo sa kanila, kaya wag tayo umarte dyan. So, pero I mean, okay naman. Okay yung pay, if I may say. Elvin Eronico. Tama ba? Tama ko ba sinabi? Elvin Eronico. Good day, Sir Vince. Ask ko lang kung pwede ka bang makapag-work sa US kahit high school graduate sa Pinas. Thank you and God bless. Okay. Hindi ko alam asan ako. Serena Circle Magilin. Hindi ko alam saan ako, guys. O, dito tayo. Tawid tayo. Hindi ko na alam. Sorry, ang haba. Ang haba ng vlog para makita niyo yung nilalakad. Feeling ko doon ako. Feeling ko tama yung pwede pang makapag-work sa US kahit high school graduate sa Pinas. Oo naman. Ako high school and college graduate ako sa Pilipinas. Pero nandito ako sa Amerika, nakapagtrabaho naman ako. So, pero kung ang tanong mo is hindi ka ba nakapag-college pero high school graduate ka sa Pinas, feeling ko pwede pa din. Mas madali kung mayroong magpe-petition sa'yo. Kunyari may family member ka, tapos dito ka na. So yun, mas madali. Pero kung yung talagang pupunta ka lang dito on your own, to be honest, I think medyo mahirapan ka. Pero hindi naman yata yung totally walang chance, di ba? So, I think meron din talagang chance. Jeff Molina, Kuya Vince, magkano po ang magkasos averagely sa buong process ng pag-migrate sa US for work para sa isang Filipino citizen at magkano magkasos sa flight at pera for one person para makasettle ka sa US hanggang kaya na salary mo sa work na makapag-provide sa cost of living mo dyan. Sana ma-answer nito talaga. Ito kuya, thank you. Jeff Molina, sobrang dami ko ng vlogs about it. Wait, nawawala ako. Magilain si Rina Sergel. Dito na yata ako. Hindi ako sure. Parang nagpapaikot-ikot lang ako. Okay, going back. Ang lamig kasi guys, so wala pa ako. Marami na akong vlogs about it. Magkano lahat-lahat ng ginastos? I think 200k para sa iyong mag-isa or 100, siguro 100 to 200k kasama na yung bayad mo sa lawyer, sa immigration lawyer. Tapos magkano ba yung binayad sa plane ticket? Ang plane ticket nun, syempre one way na lang, hindi ka na bibili ng round trip, di ba? I think around 40k to 50, depende pala anong buwan ka pupunta dito. So yun, tapos yung mga medical pa, di ba? Magkano na ba yung medical? 17 to 18 okay, yung sa Slek sa Manila. Magastos talaga siya, pero worth it naman. Ayun, panoorin mo yung mga lumakong vlogs kasi nabanggit ko talaga yun eh. Ilang beses ko nabanggit yun kung magkano talaga yung gagastosin papunta dito. Hala, sorry, hindi ko alam kung saan ako naputol, guys. Sorry dun kay Jeff Molina kung hindi siya nakompleto. Naputol na palang haba na kasi nung vlog. Echo of Korea cross-blended. Worth watching your beautifully created content that motivate others. Keep sharing. May laway ko, guys.
Please for me. Please for the moment and always be safe and healthy. Thank you. Echo of Korea Cloud Cross Blended, as always. Kulits Channel. Buti pa dyan organized at malinis ang mga ukay. Dito maliit lang store, bihira ka lang makakita ng disenteng mabibili. Wow! Talsik laway. Sobra. Hindi ako mapagsalita ng malakas, guys. Alam ko na itong nilalakaran ko. Sure na sure. Ang layo pala na iniikot ko. Grabe. Tama, masarap. Makakita na snow kapag minsan lang. Pero manirahan sa may snow, hindi. Totoo yan. Tungtunga talaga ako eh. Tungtunga pa rin naman ako ngayon pag nag-snow shower, ganyan. Pero kapag nag-accumulate na yung snow, guys. Hindi, natunaw na kasi umaraw kanini. Kapag yung nag-accumulate na, like, umaabot na hanggang tuhod, ganyan. Parang baha lang, di ba? Like, literal, guys. Parang ano siya, nakaka-stress kasi hindi ka makalabas, hindi ka makagala. Kasi nga, hindi ka naman makakapag-drive ng ganun eh. So, ayun, ilang na parang ang hirap kapag nagsisnow ng matagal. Snowstorm, ganyan. Diba, walang katao-tao, ako lang. Tapos alam nyo ba, hindi uso naglalakad dito. I mean, uso yung naglalakad ganito sa sidewalk. Pero syempre, hindi, yung sa mga labas na ng neighborhood, sa labas ng village, hindi uso yung mga naglalakad dito. Tama nga yung sinabi ng mga kilala ko dati, dito daw lang naglalakad. Sobrang haba ng vlog, sorry guys. Namiss ko lang kayo. 3 weeks ako walang vlog, pasensya na. Kasi iba may mga nagme-message talaga sa akin, sabi, sobrang haba ng vlog mo, ganyan, iksiyan mo naman. Sorry naman guys, ayan. Magtisintas lang ako kasi naano yung sintas ko eh. Let's go. Ang lamig na talaga. Alam niyo, ang lamig, pero alam ko pinagpapawisan ako sa loob eh. Ang layo nung nilakad ko. Exercise na rin yun. Hindi ako mag-gym po, diba? Pagbalik ko, feeling ko tapos na yung labat ako. Ano pa ba? So, dito na natin tapusin guys yung vlog na to. Sorry, ang haba talaga. That's it for today guys. Thank you so much for watching. Kung natuwa ka sa video na to, kahit konti lang or kahit nainis ka, sana mag-subscribe ka, diba? So yun, kung hindi ka pa nag-subscribe, please click the subscribe button at yung bell icon para updated ka kapag nag-upload ako ng vlog arte. Vlog, ganyan. Ayun, kung meron ka mga tanong or just, you know, kahit hindi naman tanong talaga, kahit may mako-comment ka lang about Buhay America, comment down below. Ay, by the way, thank you ulit sa mga nanonood ng video sa mga walang sawang nanonood kahit ang haba ng vlog natin minsan or most of the time. Halay, sipon ko lumalag. Grabe, ang lamig na talaga. Thank you so much for watching. Don't forget to follow me on my socials at magkita-kita tayo on the next vlog. Peace. So bago ko pala makalimutan completely, Merry Christmas sa inyong lahat kasi mapapanood nyo to so, sa December 24. So ayun, Merry Christmas and Happy Holidays sa inyong lahat. Sana masaya kayong lahat. Love you all.